Hello mga suki, welcome again dito sa Aldan Mayana Garden. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung ano ang magandang pandilig sa inyong mga halaman para sila ay tumaba. So para tumagal yung mga mayana ninyo, dapat sagana din sila sa nutrina. So dito sa amin, ang gawa ko dito sa garden ko, sa lahat ng mga halaman, ang pinandidilig ko sa kanila ay galing sa fish pond or koi pond. Ito siya. So ang tubig dito, parang katapat na rin siya nung liquid fertilizer na nabibili sa mga Shopee, kaso medyo mahal yun siya. So nagpapalago yun at nagpapatingkad ng makulay. So ito yung magandang option. Tingnan nyo. So ito yung ginagamit namin dito sa bukid na pandilig. So double purpose na rin siya. So instead na itapon mo, ipandilig mo na lang sa mga halaman. Gaya nito, ang yabong na. Tapos mapapansin nyo ang tataba ng mga dahon nila. Itong mamayana dito, wala itong any fertilizers na nilagay. So, aside sa lupa, yung nakatulong talaga is yung tubig. Kung wala naman kayong koi pond or fish pond, pwede naman yung gamitin yung sa mga gripo ninyo na galing sa mga water district. Kaso lang, huwag nyo agad ipandilig. Stay nyo muna sa isang balde para mag-evaporate yung chlorine ng tubig. Kasi yung chlorine, hindi rin siya maganda doon sa tanim in general. Tapos, yung isang option na namin dito is yung tubig sa swimming pool. Sa ngayon, ang tubig ngayon ay napapansin nyo is kulay brown. Kasi undertreated to ng chlorine kagabi. Dahil sa maulan, nagkakaroon na sila ng algae. So ang tubig dito, may ilang araw, mawawala din yung brown nila. Kasi naka-filter yan sila. Then yung chlorine is mag-evaporate. Ang tubig dito, gaya ng nabanggit ko sa una kong video, ayan, meron siyang tubo na nakakonect doon sa may gripo. Tapos, may mga hose yan dyan sa baba para yun naman ang gagamitin ko pandilig. Ayan siya. Tingnan yung kaibahan pag ang tubig ay galing sa mga fish pond. So masayang masaya yung mga halaman. Tapos di mo na kailangan pang mag fertilize. Kasi yung dumi mismo na mga isda ay fertilizers na rin yun sila sa tubig at sa mga halaman pag ididilig ninyo. So ganun lang mga suki ang wais na tip. Kung wala kayong mga pond or ano, pwede na lang yung tubig sa mga gripo. Pero huwag nyo lang idiretso para hindi masira yung mga halaman. Yan lang ang tip ko sa pagdidilig ng mga mayana. Tapos, paano ba sila diligan? Madali lang, hindi naman sila maselan. Ano, i-direct mo doon sa ilalim, sa lupa, doon sa may pot, or pwede rin, iwisik mo doon sa mga dahon nila. Iwasan nyo lang magbasa sa dahon nila pag mainit.
Pero kung morning naman, natutuyo din kasi nag-aabsorb din sila at saka hapon. So, para hindi masira yung madahon nila, ayan. So, ganun ang gawa ko. So, malaking bagay talaga na yung tubig na pinandidilig ninyo ay maganda at hindi yung chlorine base, yung may chlorine yung tubig. So, mas okay pa rin yung mga galing sa pond. At sa deep well, pwede na rin yun kasi full of minerals. Gaya dito sa location namin, yung mga tubig dito, yung quality is full of minerals. Kaya, pag nilalagyan ng treatment, ang nangyayari, nagiging brown yung kanina pinapakita ko sa inyo. So, ang laking tulong talaga, kaibahan ng tubig na galing sa mga fish pond at saka sa mga puso o deep well. Kasi wala pa silang chemicals. Yun lang. So, sana may natutunan naman kayo dito sa Aldan Farm Gardening. Mga tips and practical tips. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo mga suki. At paki-like naman ang videos para updated kayo sa mga next videos on Mayana Tutorial. Maraming salamat!